Right. Okay, okay, so we have a problem for doubly reinforced. So gindrawing ko nun nga daan ng atin nga illustration. So you have a beam with a span of 6 meters and carrying a dead load of 17.5 kilonewton including its own weight and a live load of 36.5. Beam size is 300 by 540. For architectural purposes, ginpagamay natin ang beam. So it is said nga doubly rin dya, doubly reinforced. So hindi rin natin kinanlan nga i-prove nga doubly reinforced pa antes natin solbon. So you have a size, sa size nga 540, ang dita is 460. So meaning ang there's a difference of 80, no? 540 kag, ay hindi. 540 minus 460, 80. 80 ang cover na kada class. Minimum ba itong 40? Okay. So D prime is 65. FC prime is ang D prime tara ang alin sa babaw pag 2J sa AS sa babaw. And FC prime is 20.68 and FY is 275. For the solution, you have to solve for factored load kay USD kita. So using NSCP 2010, WU is equal to 1.4 DL and 1.7 LL. As I've said, kung 2015 and up 1.2 ja 1.6 ja ginisla ng dara. So substituting values, you have 1.4 times 17.5 plus 1.7 times 36.5. You have a factored load of 86.55 kilonewton meter. Now this is simply supported as given sa problem. So amo diyang loading automatic, ang atin nga moment is WL squared over 8 automatic ra. Kay gin prove tara na last time. 86.55 times 6 meters squared divided by 8, ang answer ta is 389.475 kilonewton meter. Okay, so going to the solution for doubly reinforced, you have to solve for rho balance. Rho dyan, no? Kung rho balance, rho balance is 0.885 FC prime times beta 600 over FY open parenthesis 600 plus FY close parenthesis. Now for beta value, the value is 0.85 for FC prime nga less than 30 megapascal. So since 28 lang ta, 20.68 lang ta, 0.85 gumitan ta. The answer is the rho balance is equal to 0.371. Rho max is 0.75 pro balance. Ang answer is 0.278. Now makita ta rin nga mas taas ang raw balance sa wala pagli kita tiro. Ay wala gali chinan lang. Amo jud galing sa lata ay dapat. Sige, bulungon na lang dia. Okay, now sa value since wala kita tiro, ang gamitin natin is raw max gid. Sakto ang bal mo kay nasam. Raw max gid ang gamitin. So use raw max 0.278 times BD. Rho is equal to BD. Ang answer is 3836.4 mm squared. Now, you have an AS value, kinanlan natin magbuel ka M1. So in order to get M1, sa formula ng AS reduction factor ASFY D minus A over 2, kinanlan natin ka A. So mag-solve ta kay A, pwede natin mabuel sa formula nga T is equal to C or tension is equal to C. Diyan lang kayo pwede. T is equal to C. Asa diyan nga mga illustration, T is equal to C. Ang answer mo will be, the formula for T is ASFY. Ang C mo is 0.85 FC prime AB. Digyan natin naging buel sa drawing. 0.85 FC prime kag A tapos B. B nga diyan. So the stress block na tanang class mong digyara na ito pa ang beta. Diya pag 2. Gawa mo kara. A dya. Same as this. Gawa mo mong kara. Digyara ang karoon ng B. Ta nyo? Kung namo dyang A, namo dyang B, ang dya ay 0.85 FC prime. Amo na tana. Amo rin lang. Amo rin na. Dya eh. May base matingala ito. Din tanang nagaling ng A kag B dya. Ano di po? Diyara galing sa stress block. Okay? So value kang AS ta is 3836.4 times FY is equal to 0.85 times FC prime A and then B.
So solving for A, the answer is 200.64. So solve pwede rin natin masolve ang M1 kay may A rin ta. Reduction value nga 0.9 now 0.9 ang ginbetang natin nga ano nga value kang 0.9 para kang reduction factor. So 3836.4 times FC prime multiplied by D minus A over 2. The answer is 342.51 52908.1. Ano ganit na? Mga kilo Newton meter at trust ka 6 ka 342.51 lang. Okay? So, ma-erase na yung may continue ta.